Good morning po mga kapatid kay Kristo. Kumusta po kayo? Dalangin ko na nasa mabuting kalagayan kayo mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng ating pinag-aaralan sa aklat po ng Levitico. At ang ating batayang teksto sa umagang ito mga kapatid ay Levitico chapter 12 verses 1 hanggang 8. Levitico chapter 12 verses 1 hanggang 8. Samahan niyo po akong basahin ang ating batayang teksto mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga taga-Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi tulad ng pinapanahon. Pagdating ng 8th araw, dapat tuliin ang bata. Maghihintay ng 33 araw ang ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humipo ng anumang bagay ng nabanal at hindi rin makakapasok sa sanktuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 araw siyang ituturing na marumi, gaya rin ng siya'y may regla. 66 araw siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Kung tapos na ang panahon ng kaniyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae ang kanyang anak. Magdadala siya sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipana ng isang korderong iisahing taon bilang handog na susunugin at isang pitson o bato-bato bilang handog para sa kasalanan. Ihahandog ito ng saserdote para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson, ang isa'y handog na susunugin at handog para sa kasalanan. Ang isa, matapos ihandog ng saserdote para sa ina, ito'y ituturing ng malinis. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Muli, kumusta po kayo? Naway patuloy pa rin po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Mga kapatid, ang pagiging magulang ay kalooban ng Diyos para sa mga lalaki at babae at maaring maging isa sa pinakadakilang kagalakan sa buhay. So mapalad po ang mga magulang at mapalad din ang mga anak. Gayunman, ang mga lumalabas kasama ng panganak ay dapat ituring na marumi at sumasagisag sa bunga ng pagkakasala ng sangkatauhan. Ang mga bata mga kapatid sa ngayon ay ipinanganak na may makasalanang likas. Sabi sa awit 51:5, ako'y masama, ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Kakaharapin din ng mga bata ang katotohanan ng pisikal na kamatayan at ang kamatayang walang hanggang malibang tanggapin nila ang pagtubos ni Kristo. Ang kamatayan ay hindi kailanman layunin o sakdal na kalooban ng Diyos para sa mga tao. Ang karumihang may kaugnay sa panganganak ay nagpapahayag sa katotohanang ang bagong panganak na sanggol ay nangangailangan ng isang tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang mga Kristiyanong magulang na nakababatid sa makasalanang kaugaling taglay ng kanilang mga anak ay dapat manalangin ng taimtim
natanggapin ng kanilang mga anak si Kristo bilang Panginoon at maipanganak na muli, maging bagong nilalang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, malaki po ang role ng isang magulang sa mga anak. So, dapat i-guide lagi yung mga anak, mga kapatid. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. God bless you all and keep safe always. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng pagpapala, ng pag-ibig, ng pag-asa at ng kaligtasan. Lord, naway sa lahat ng aming ginagawa ay mapangiti ka. Sa lahat ng aming ginagawa ay lagi naming hanapin yung kapangyarihan mo, dakilang Diyos, yung kalooban mo. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Marami po kaming kasalanan. Marami kaming pagkukulang sa iyo. Pero salamat dahil patuloy mo kaming pinapatawad. Patuloy mo kaming minamahal, dakilang Diyos. May mga bagay na pinapagawa ka sa amin pero hindi po namin nagagampanan. Patawarin mo kami. Dakilang Diyos, gawin mo kaming katulad ng iyong anak na si Jesucristo, na ang tanging hangad, ang gusto lamang ay sundin yung kalooban mo. Ang gusto lamang, dakilang Diyos, ay lagi kang mapangaral, maitanghal, maparangalan sa aming buhay. Dakilang Diyos, aming ding nilalapit patuloy sa iyo ang aming mga pamilya. Lord, pagbuklarin mo lagi yung aming pamilya. Ikaw lagi ang maging sentro sa bawat isa. Ang aming mga kapwa, naway maipadama namin lagi, dakilang Diyos, ang aming pagmamahal sa kanila. Naway wala na po yung tampuhan, yung galit, yung pinanakit. Bagkus laging kabutihan po ang manaig, dakilang Diyos. Ang aming mga iglesia na kinabibilangan, ikaw po ang head lagi sa mga iglesyang ito. Naway ikaw lagi ang maging sentro sa bawat isa. Makita yung pagmamahalan, pagmamalasakitan ng bawat kaanib, dakilang Diyos. Ang Jesus the Nazarene Methodist Church, ang Maranatha Methodist Church, ang Iglesia Methodista sa Pilipinas, patuloy na maghari ka, dakilang Diyos. Ang aming bansang Pilipinas, mula sa aming Pangulo hanggang sa mga pinaka local government, dakilang Diyos, national government to local government, patuloy na makita yung kalooban mo, Lord, maghari ka din sa kanila. Ang mundo na iyong nilikha, kapayapaan po ang aming hinihiling. Lord, kami po ay nananalangin para sa kagalingan para sa lahat. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin, dakilang Diyos. COVID-19 will end now. Lord, maawa ka po sa amin. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. God bless you all and keep safe always.